tayo ng ginisang pichay. At ang gagamitin ko instead na karne ay tofu. Ang ating pichay ay 1 pound. Ganon din ang ating tofu. 1 pound din. So, ito na yung na-slice na tofu. Siyempre, kakailanganin natin ang bawang, sibuyas, at lalagyan ko din ng dahon ng sibuyas. At ito rin ang aking pangtitimpla. So, ngayon, lulutuin ko itong tofu sa aking air fryer. I-air fry natin para mas mabilis. Okay, itong soy sauce, 3 kutsara or 3 tablespoon. Itong oyster sauce, kailangan din natin ang 2 tablespoon at kunting pamyenta at accent para lalong mas masarap ang ating ginisang pichay with tofu. At saka kakailanganin din natin pala ang paprika. Okay? So, umpisahan na natin. So, pinagsama-sama ko na dito, guys, kasi ganun din. Okay? Yung half nito, ilalagay ko na habang ginigisa ko yung bawang at sibuyas. Tapos, pag nailagay ko na rin yung tofu at pichay, yung natitira, bubuhos ko na rin lahat dito sa ating ginisang gulay na pichay at tofu. Paprika, siguro mga 1/4 teaspoon, pwede na. Ganun din ang pamyenta. Saka, syempre, depende sa inyong panlasa. So, habang inaantay natin itong tofu na maluto, pakukuluan ko na rin ang ating pichay para hindi masayang ang oras. So, ngayon guys, kumukulo na yung water. Ilagay na natin ang ating pichay. Pakuluan lang ito ng mga 1 minute. Tapos ilagay natin dito sa malamig na water para mag-stay yung kanyang kulay na berde. Lagyan pa ng ice cubes para lalong malamig yung water. Mga 1 minute or 2 minutes na pinakuluan itong pichay, okay na.
So ito guys, luto na ang ating tofu. So i-slicing ko lang ito ng bite size. Habang ini-slice ko itong tofu, ipapainit ko na rin itong ating kawali. So ngayon guys, mainit na ang ating kawali. So magigisa na tayo. Ang gagamitin ko palang oil is sesame oil. Lagay ng bawang. Lagay ang sibuyas. Lagyan na natin ng mix ng ating seasoning. Ang bango. Lagyan na natin. Lagyan na natin ang ating tofu. Ilagay na natin ang ating pechay. Ilagay na natin ang natitirang seasoning. Haluin na natin. Ilagay na rin natin ang dahon ng sibuyas. Ang bango. Tikman na natin. Kung tama yung sabaw. Kung tama yung lasa. Tama yung lasa guys. So ito guys, luto na ang ating simpleng ulam pero swak sa ating budget. Ito na, naluto na ang ating pechay na may tofu. So sa mga ayaw gumamit ng karne, ito ang the best na alternate ng karne, ang tofu. Dahil alam naman natin na ang tofu ay mayaman sa protina. Yon. At napakadali guys na i-prepare ito. So ito guys, oh, hindi nagbago yung kulay ng ating pechay. Berdeng-berde pa rin. Okay? So napakasarap. Napakasarap at simpleng ulam lang. Pero masarap siya. Tapos ang pinaka-importanting bahagi nito ay swak sa ating budget. Lalo na sa panahon ngayon, kailangan nating magtipid. Oh. Sa kunting halaga, masustansya ang pagkain ng ating pamilya. Iyon ang importante. So, kain na tayo guys. Yun pala, bago ko makalimutan, may nagpapa-shoutout sa akin. So, i-shoutout ko muna bago ako kakain. Okay? So, shoutout kay Mary P. Pagad at si C. Jim. Yun, dalawa na kayo para sigurado. Okay? Si Mary P. Pagad at si C. Jim. May channel din daw siya. Ayun. At i-shoutout ko na rin si Ate Kikai's Vlog, Sue Akim, sino pa nga ba? Kay Ilocanong Kuripot, ayan, Kabsat, ayan, okay? Shinout out na kita.
Alam ko, medyo matagal-tagal na kitang hindi na shout out. So, shout out sa'yo, Ilocanong Kuripot. Alam mo na kung sino ka. Okay, so, maraming salamat. So, kakain na ako, guys. Then, excited na akong kainin ang aking niloto. Sarap. Kain tayo, guys. Kukbang na naman ako, guys. Yung crunchiness ng pechay, hindi siya natanggal. Dahil half cook ko lang siya niloto. So, paano guys? Magkita-kita muli tayo sa aking susunod na video at tatapusin ko muna itong aking pagkain. So, maraming maraming salamat muli. Bye-bye!